Itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagkakasangkot sa mga nahuling Chinese national matapos salakayin ng mga awtoridad ang kanyang bahay sa Benguet at arestuhin ang dalawang Chinese na doon umano nagtatago. Isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Bureau of Immigration ang operasyon batay sa impormasyon na ang mga sospek, isang lalaki at isang babae, ay konektado sa mga aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang mga alegasyon ay lumabas kasunod ng serye ng imbestigasyon ng mga awtoridad ng Pilipinas sa mga aktibidad ng mga Chinese national na sangkot sa mga ilegal na operasyon sa loob ng bansa. Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay nagpatindi sa kanilang mga pagsisikap na sugpuin ang organisadong krimen na nauugnay sa mga sindikato ng Chino, partikular sa mga sektor ng online na pagsusugal at kasino. Si Roque, na dati nang nagsilbi bilang miyembro ng Philippine House of Representatives at naging tahasang tagapagtaguyod para sa iba't ibang isyu, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng kontrobersyang ito. Ayon sa mga awtoridad, nagbigay si Roque ng kanlungan sa mga Chinese national na sangkot sa mga criminal na aktibidad. Subalit itinanggi ni Roque ang pagkakadawat ng kanyang pangalan sa mga criminal na ito, kahit doon mismo sa kanyang bahay nahuli ang mga Chinese national na konektado sa POGO sa bansa. Ayon pa kay Roque, wala akong dapat itago, ang mga akusasyon na ito ay may motibasyon sa politika at naglalayong pahinain ang aking kredibilidad bilang isang pampublikong tagapaglingkod. Ang mga senador at opisyal ng gobyerno ay nagpahayag ng pangangailangan para sa isang masusing pagsisiyasat sa di umano'y koneksyon ni Roque sa mga Chinese national. Ayon kay Hontiveros, pag-aaralan naming mabuti ang pagkakasangkot ni Roque sa mga criminal na Chinese na ito at sisiguraduhing mananagot siya sa batas kapag napatunayan na konektado talaga siya sa mga ni-raid na POGO. Magkahalo ang reaksyon ng publiko sa mga alegasyon. Ang mga taga-suporta ni Roque ay nalungkot sa masamang balita na ito na nangangatwiran na ang pagkahuli ng mga Chinese national sa kanyang bahay ay hindi totoo, na isinama lang di umano ng mga awtoridad ang naturang mga Chinese sa kanyang bahay upang pahinain ang kakayahan ni Roque at isa lamang di umano itong pagtatangka na sirain ang kanyang reputasyon. Ang mga kritiko ay nanawagan para sa isang komprehensibong pagsisiyasat upang matukoy ang katotohanan ng mga paratang at upang matiyak na ang hustisya ay maibigay sa tamang tao. Bilang conclusion, habang tumindi ang mga sitwasyon, patuloy na lumawak ang pagsisiyasat ng mga awtoridad kay Harry Roque at sa kanyang di umano'y koneksyon sa mga Chinese national na may criminal record, natugunan ang mga paratang na ito ng malinaw at gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa anumang mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa mga dayuhang mamamayan. Ang kalalabasan ng pagsisiyasat na ito ay maaaring magkaroon ng malawak na implikasyon para sa pampulitikang karera ni Roque.